Hi everyone! Happy Sunday and welcome to our Sunday vlog. Kapag Sunday, naka-generate na kaagad sa isip natin na rest day, family day, Lord's day, kaya ito ang favorite day natin sa buong week, no? Ito rin ang araw or oras na kailangan natin magnilay sa lahat ng mga biyayang natanggap natin, ngumiti sa lahat ng mga magagandang bagay na ating tinatamasa. Pero para sa akin, ang Sunday is a lazy day. Ano? So parang ang hirap gumalaw pag Sunday kasi nang ka-generate nga sa isip ko na rest day ngayon. Parang ayoko nang gumalaw. Pero para ma-motivate tayo sa mga gagawin natin, simulan natin ditong maglinis sa kwarto natin. Ano? Kasi once na simula natin maglinis, talagang tuloy-tuloy na po ang galaw natin hanggang sa matapos niya, no? Once na makita natin ang magandang resulta ng ating paglilinis, ay talaga naman sunod-sunod na ang galaw natin, di ba? So ayan guys, sa mga gustong maging productive ang kanilang Sunday, simulan nyo lang sa paglilinis ng inyong higaan, sa inyong kwarto, dahil tiyak at the end of the day marami kang magagawa. Kasi ang Sunday pala is a cleaning day din, no? At sa pamamagitan nito, no, nababawasan ang ating anxiety sa sarili. Lalong-lalo na kapag may mga sakit ang family member natin or ang anak natin, di ba? Fortunately, si Nico ay mayroon sakit since Monday pa, no? So, after madala ko siya sa pedya, another 3 days, bumalik kami sa pedya ulit para nagawa ang some laboratory kasi hindi nga siya gumaling, no? So instead of focusing sa mga worsened scenario, lalo na tayong mga nanay, nagiging exaggerated ang mga utak natin, lalo na kapag may mga sakit ang mga anak natin, no? So mag-focus na lang tayo on other things like cleaning, no? Para mabawasan ang mga anxiety natin or pagkabalisa sa mga nangyayari sa buhay natin or sa family natin, diba? So, ayan si Nico. Meron siyang sakit pero hindi mo nakikita sa mga galaw niya. So, nagme-medication pa siya hanggang 2 weeks. At ito ang pinaka-paborito niyang gagawin dito sa bahay. Maglinis ng floor mat using vacuum. No? So, nag-aagawan kami kapag naglilinis ako ng kwarto ng vacuum na to. And using this old plastic tray organizer na nabili ko 3 years ago, inalagay ko ang mga abubot na hindi na naibalik sa mga lalagyan at nakakalat na lang, ano, kung saan saan. Talaga namang nakatulong siya para ma-organize ang mga small things na nakakalat everywhere, di ba? Ayan, so after ko mailagay ang mga maliliit na bagay dito sa organizer, inilagay ko lang itong organizer sa loob ng closet namin, no? May space pa naman sa taas para ma-minimize ang mga gamit na nakikita sa labas since maliit lang itong ating room. Para maging minimalist pa rin ang view ng maliit na space ng ating kwarto. Ayan, so actually natusan ko si Nico na ilagay ang diaper sa lagayan. So not bad naman ang pagkalagay niya ng mga diapers niya, no. And then itong area na to ay hindi ko talaga to naayos since andiyan pa sila nakatambay. So ayan, lately obsessed ako sa mga white furniture, no. Kaya ang ginawa ko, pinapinturahan ko yung ibang cabinets namin ng white. Pero hindi talaga maiwasan, no, na makulayan dahil nga mayroon ditong bata na mahilig mag-drawing sa mga pader. Pero kahit papaano, naging minimalist itong ating maliit na room, diba? Ayan, magkatapos natin maglinis, ayan si Nico nililibang ang sarili sa panunood abang tayo'y gugora, no? So lalarga muna tayo. Bago yan, mag-withdraw muna tayo ng pambili natin sa Divisor. Yan, mamimili kami ng mga gagamitin sa kusina. Ay, dito nga pala ang way ng Elcano Street kung saan nabibili ang mga spices katulad ng chili flakes, paminta. Pero bakit nasa Divisoria na kaagad tayo? Ayan, so nandito na tayo sa Divisoria at itong mga presyo ng mga bilihin ngayon, ano? Hindi ko alam kung mahal ba or hindi. Kasi ngayon lang ako nakarating dito ulit. So, hindi ko natatandaan ang mga presyo ng mga bilihin. Kaya hindi ko napapansin kung gaano ba kalaki ang itinaas ng mga bilihin. So, ayan. Pansinin nyo na lang.
Nandiyan ang mga presyo ng bawat paninda. So, ayan, after namin umalengke, itong at nakauwi na kami, no? So, nadat na namin itong 5 kilong bigas na galing sa foundation. Chinese foundation. Dito sa Binondo, marami silang ibinamamahagi, lalong-lalo na ngayong December. At dito naman na nabili naming laruan na 4 peraso ay 100 pesos, no? So, ayan. Ang laking tuwa na ng bata na binilan siya ng laruan. So, habang naglalaro sila, ito, nandito tayo sa kusina at magluluto tayo ng ating tanghalian, ano. Una, i-prepare natin ang mga gagamitin nating mga ingredients, no? So, ayan nga, maglalaga tayo ng itlog ng pugo. And then, i-prepare ko na rin itong chicharo. Pagkatapos, ilagay ng at least 7 minutes, patay na natin at palamigin, no? So, ayan, babalutan lang natin itong mga itlog ng puko. At itabi muna, i-garnish natin ito mamaya kapag luto na itong ating lulutuin. Next, hiniwa ko lang itong mga gulay na gagamitin natin sa ating lulutuing chop suey. Katulad ng sayote, no? Sa isang perasong sayote. Ako lang siya ng medyo maliliit at pa-slice, no? Next, itong ating repolyo. Hinagasan na ito, guys. Hiniwa ng katamtamang laki at itinabi. Next, yung cauliflower. Hinagasan ko na rin po yan bago ginayat-gayat. Next, itong ating carrot. So, nilagyan ko lang siya ng design para maging presentable kahit konti itong ating carrots. And then, itinabi na rin, no? Next, itong ating sibuyas. Hiniwa ko lang siya ng according sa size na panggisa. And then, iginisa ko na rin ito sa mantika. Ayan. Isinunod ko na rin itong balun-balunan at atay ng manok, no? And then, nilagyan ng paminta. Ayan, according sa dami na gusto mo. Sinundan ko ng light soy sauce. Ito yung toyo na ginagamit ko. And then, magic sarap. Ganon din ng garlic powder since wala tayong ginamit na garlic, no? Na hiniwa. So, ayan, gisa-gisa ng konti. And then, takpan. Dito, nag-prepare na kaagad ako ng kalahating kutsarang cornstarch at nilagyan ng tubig, ang mixture ng ating pampalapot. Next, kapag medyo luto na itong ating balun-balunan and at tayo, pwede na natin idagdag itong carrots and sayote. No? Kasi medyo matigas itong gulay na ito. Ayan, so igisa natin ng konti at isinunod na rin itong cauliflower. Nagdagdag nga pala ako ng tubig kasi medyo natutuyuan na nga itong ating ginigisa. At pagkatapos ay sinunod na rin ang chichero at ang bell pepper. Nilagyan ng konting tubig, tinakpan. After 2 to 3 minutes, pinuksan. Nilagyan ng asin, paminta para madagdagan siguro ng lasa. And then, nag-add na ng repolyo. Ayan, kasi medyo malapit na talaga itong maluto. Eh, no? And then, hahaluin ulit. And pwedeng-pwede na ilagay ang mixture ng cornstarch. Ayan. So, pampalapot dito ng ating sauce ng ating chop suey. And after that, pwede mo na ilagay yung mga itlog. Ayan. So, pinaka-toppings natin dito. And then, i-mix lang natin. Kapag nagkulangan ka ng sabaw, pwede mo namang dagdagan yan, ano. So, ayan, ang hirap haluin dito sa pan, kaya nilipat ko na lang sa pot. Medyo malaki itong kaldero na pinaglipatan natin para mas magandang haluin. Ayan, so actually luto na ito, no? Napaka half cook lang niya. At itong gustong-gusto ko, ayoko ng nalalatang gulay. Ayan, so medyo crunchy itong ating chop suey. Ayan, so pagkatapos niya, nag-garnish ako ng leftover na shrimp garlic. Ayan, so tara, kain tayo. Hi. Next commercial break muna tayo. So, meet the pussycat of Ate Nika. So, ayan ang cute-cute na, diba? Cutie-cutie. Parang aso yung mukha. Next, magluluto tayo ng rotisserie chicken. So, napakasimple lang ito, guys. So, dito sa ating bowl, naglagay ako ng 2 perasong kalamansi and then 5 tablespoon of light soy sauce dahil ito po ay malasa. Next, nag-add na rin ng garlic powder, oregano flakes, basil flakes, parsley flakes, and my favorite herbs, rosemary. So, imimix lang and then i-add na itong whole chicken.
Pero sa laki ng chicken, nagkulang tayo sa toyo. And then, naglagay ako ng balat ng calamansi and leeks dito sa loob ng cavitino. O kaya tanglad, pwede kayo maglagay dyan. Then, marinate for at least 1 hour or whole day. So, after an hour or a whole day, pwede na natin itong ituhog dito sa rotating grill or skewer. Ayan, so pinaprepare natin itong chicken para maipasok sa oven to roast. So, ayan, sinet ko lang siya sa 230 degrees Celsius, no? Up and down and 1.5 hour. Ayan, so after that, luto na itong ating chicken. So, ayan. So, ayan, napaka-perfect ng ating rostisserie chicken spice and herbs. Ayan, so serve it with your favorite chicken sauce. So, hanggang dito na lang. Thank you and God bless. Tara! Kain tayo.